Nobel Laureate Professor Donna Strickland at kanyang imbensyon, malaki ang naging ambag sa industriya ng medisina. Ang profesor ay nakisalamuha rin online sa mga Pilipinong interesado sa science sa katatapos lang na physics meetup. Alamin sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isa ang Cagayanong si Engineer Luigi Compo sa mga may iniindang sakit sa mata na sumailalim sa laser eye surgery upang maging maayos ang kanyang paningin. Bata pa lang siya, nakaranas na raw siya ng matinding hirap dahil sa mataas na grado ng kanyang mata. Grabe na siya ka-disabling. Like, kung mabilinin mo ang sa experience na ako, if para mabilin ako ang antipara, nagalakaw ko sa guwas, maglisod ko sa jeep. Itanaan mo naman ruta sa jeep, di ba? Ngunit matapos sumailalim sa laser eye surgery, malaki ang nabago sa kanyang buhay, bagay na kanyang pinasasalamatan. It's really a radical change in my lifestyle before and after the surgery. Ay, dagan ako mabuhat after surgery. Mabuhat na ako itong magusto buhatan. Ang konsepto ng treatment na pinagdaanan ni Engineer Compo ang isa sa mga pinag-aralan ni Canadian optical physicist at Nobel Laureate in Physics na si Professor Donna Strickland. Isa siya sa mga nakaimbento ng Chirped Pulse Amplification o CPA na naging daan upang malikha ang mga makinarya na ginagamit ngayon sa laser eye surgery at mga cellphone. Isa rin ito sa kanyang mga ibinahagi sa katatapos lang na 22nd Physics Meetup na isinagawa online. Pinangunahan ito ng Central Mindanao University sa Bukidnon at dinaluhan ng mga estudyante at mga guro sa physics sa buong bansa. Official media partner nito ang GMA Regional TV. The Physics Meetup is one of the extension projects of our university, which started during the onset of the pandemic, designed to connect our physics students to foreign experts in physics. Ang tinawag na Generating High Intensity Ultra Short Optical Pulses ni Professor Strickland ang unang Nobel lecture sa Pilipinas, bagay na ikinatuwa ng mga dumalo dahil magagamit nila ito sa kanilang pag-aaral. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV.